maraming salamat po sa mga nakapag-subscribe na po sa aking channel at sa mga nanonood ng aking video. Thank you and shukran jazilan. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa Ajumal Batingalo channel, subscribe na and don't forget to click the small tiny bell para like ang update sa mga video na ginagawa ko. Thank you and shukran jazilan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Okay. Doon sa last video natin is ipinakita ko na sa inyo ang pwedeng tahimik mo na. Please, can you please turn off the audio? You? Okay? Doon sa last video natin is yung itinuro ko sa, isinare ko sa inyo ang mga litera na idugam, ang mga example ng idugam, malguna o idugam bilaguna, at saka nagbasa na rin tayo ng Quran, di ba? Kasi naghanap tayo ng idugam. So ngayon, ito na naman tayo sa idhar, di ba? So, kung napapansin niyo mga friendship, isinulat ko na para hindi sayang kasi sa oras yung isulat ko pa, di ba? Okay. Okay, bismillah. Okay, ang idhar, hindi ko na sinulat dyan kung ano ang idhar, di ba? Kasi para direct to point na tayo, di ba? Okay, ang idhar ay may anim na letra. Yung hamza, yung ha, yung ayn, yung ghain, yung ha, at saka yung kha. At kung napapansin niyo ang mga litera na yan, ay dito siya nabibigkas. Dito banda, dito nabibigkas ang mga litera na yung hamza, ha, ayn, ghain, ha, in, kha. Okay. Okay, ito na tayo mga friendship. Sa idugam, magkaiba ang idugam at saka yung al-idhar, di ba? No, to mali ang spelling natin sa idhar. Kasi ang idugam, pumakasiging, di ba? Yung may gun na. Sa idhar naman, ito naman tayo, yung nun na sukun, nakuha to. Sige, yung nun na sukun, yung fathatan, yung kasratan, at saka yung dammatan, all in one, tinatawag na mga tanwin. Okay. Yung nun na sukun or itong mga tanwin, pag nagbabasa ka ng Quran, pag dinaanan sukun or itong mga tanwin, ang kasunod nilang litra is isa sa mga litra na idhar, pwede yung hamza, pwedeng ha, pwedeng ayn, pwedeng ghain, pwedeng ha, and pwedeng kha, is ang basa is bibigkasin mo ng maayos yung nun. Okay? Ito yung mga example natin. For example, ito yung andito yung nun na sukun, ang kasunod na litra is yung hamza. Diba? So, ang basa is yan auna. Yan auna. Bibigkasin mo ng maayos yung nun na sukun kasi siya ay isang ilhar. Kasi ang nun na sukun, ang kasunod na litra is yung hamza. Ay yung hamza. So, ayan ilhar. So, ang tamang bigkas is yan auna. Huwag mong ibibigkas na yan auna kasi mali po yun, mga friendship. Dapat na yan auna kasi siya ay isang idhar. Okay. Another example is ito naman yung nun na sukun. Ang kasunod na litra is yung ha. Diba yung ha? So, ang tamang bigkas is yan hauna. Bibigkasin mo rin ang maayos yung nun or ipapakita mo ang nun na sukun. Diba? So, yan hauna kasi siya ay isang idhar. Okay. Wait lang, Mataida. Okay, 10 minutes lang to. Okay. Another example is ito na naman yung nun na sukun. Ang kasunod na litra is yung ayn na kasama sa litra ng idhar. So, ang tamang bigkas is an'amta. Okay? Bibigkasin mo na maayos yung nun na sukun, an'amta. Huwag mong ibibigkas na an'amta kasi mali po yun. Dapat na an'amta kasi siya ay isang idhar. Okay. Another example is ito na naman yung nun na sukun. Ang kasunod na litra is yung gha, 'di ba? Nakasama sa litra ng idhar. So ang tamang bigkas is fasayun ghidun, fasayun ghidun, fasayun ghidun. Huwag mo ibibigkas na fasayun kasi mali po 'yun. Dapat na fasayun ghidun kasi siya ay isang idhar. Okay. Another example is ito na naman yung nun na sukun at ang kasunod na litra yung ha nakasama sa litra ng idhar. So ang tamang bigkas is watan hetun, watan hetun. Bibigkasin mo na maayos yung nun. Huwag mong sasabihin na watan hetun kasi mali po, dapat na watan hetun. Okay. Another example is ito. Ayun na naman yung nun na sukun. Tapos ang kasunod na litra is yung kha, nakasama sa litra ng idhar. So ang tamang bigkas is wal mun khaniqa.
wal mun khaniqa. Bibigkasin mo na maayos yung non na sukon kasi ang kasunod na litra is yung kha nakasama sa litra ng izhar. Huwag mong sasabi na wal mun khaniqa kasi mali po yung dapat na wal mun khaniqa. Okay. Another example, mga friendship, is ito yung tanawin na dammatan. Ang kasunod na litra yung ayn nakasama sa litra na izhar. Diba ito, izhar. So, ang tamang bigkas is azabun alim. Okay, bibigkasin muna ng tama ang tanawin. Azabun alim kasi siya ay izhar kasi ang kasunod na litra sa tanawin is yung ayn nakasama sa litra na izhar. So, wag mong sasabi na azabun alim kasi mali po dahil siya ay izhar. So, ang tamang bigkas is azabun alim. Okay. Another example, mga friendship, is likulli qawmin had. Ito na naman yung tanwin na kasratan. Ang sumunod na litra is yung ha nakasama sa litra ng izhar. So, itong tanwin is bibigkasin mo ng maayos. So, likulli qawmin had. Likulli qawmin had. Huwag mo sasabi na qawmin had kasi mali po yun dahil tanwin. Ang sumunod na litra is yung ha nakasama sa litra ng izhar. So, likulli qawmin had. Okay. Another example, mga friendship, is ito na naman yung tanwin na dhammatan. Ang kasunod na litra is yung ghay nakasama sa litra ng izhar. Diba? So, ang tamang basa is la'afun, ghafur. Bibigkasin mo ng tama ang tanwin dahil siya ay isang izhar. Kasi ang sumunod na litra sa izhar is yung gha nakasama sa litra ng izhar. So, ang tamang bigkas is la'afun, ghafur. Huwag mong sasabi na la'afun, ghafur. Ilang minutes na? 6. Okay. La'afun, ghafur. Kailangan na bibigkasin mo na tama yung tanwin kasi siya ay izhar. So, la'afun, ghafur. Huwag mong bibigkasin na la'afun, ghafur kasi mali. Dapat na la'afun, ghafur. Okay, diba? Okay, mga friendship, ito lang po ang tatandaan nyo. Diba? Ito lang po ang tatandaan nyo. Magkaiba po ang idgham at saka yung izhar, diba? Okay, sa izhar naman, ito lang yung tatandaan yung nun na sukun, yung fathatan, kasratan, dammatan, all in one, tinatawag sila ng mga tanwin. Itong apat na to, pag nagbabasa kayo ng Quran, tapos dinaanan itong apat na to, tapos ang sumunod sa kanila ng mga litra ay isa sa mga litra na izhar, pwedeng hamza, ha, ayn, ghain, ha, o di kaya ha, ay ang bigkas mo is itong nun na sukon or itong tanwin ay bibigkasin muna sila ng maayos kasi sila ay izhar. Okay, sa next, magbibigay tayo ng mga ibang example ng izhar at magbasa din tayo ng Quran kasi hanapin natin din doon ang izhar. At sa next na video natin is pupunta na tayo sa iqlab, inshallah. And sana may natutunan ka sa video na to. Kasi alam niyo mga friendship, di ba? Naniniwala po ako na bilang isang Muslim or Muslim ay kailangan matutunan natin basahin ang Quran with tajwid. Kasi ganun, mahalaga po talaga ang tajwid ng Quran, di ba? So ngayon, kung hindi ka pa marunong magbasa ng Quran, di ba? So harapin mo lang sa mga video ko at huwag niyo rin kakalimutan bisitahin ang aking pages, yung mga tutulan na inisalin sa Basamran o sa FB page kasi nagla-live din po ako about dito, di ba? So dun sa ngayon pa lang nakapanood ng aking video, mayroon pa akong video na nag-start ako sa alphabet ng Arabic. So hanapin niyo lang po diyan kasi nakakahiya po talaga na lahat ng libro kaya natin basahin pero yung sarili natin Quran hindi natin alam paano basahin, di ba? So I to see you again on my next video, inshallah. And maraming salamat po sa mga nanonood at sa mga nakapag-subscribe na po. And mag-iingat po kayo and masahal kayo. Maasalamay lalik ko. Bye-bye.